Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga pala ulit si Mr. Paolo, isang accountant. Isang accountant na ba? Okay, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga pala si Paolo, isang accountant. At nagbibigay po tayo ng libreng serbisyo sa pamamagitan ng YouTube na ito. Kung kayo po ay may mga katanungan regarding sa SSS, Pag-ibig Pilha, at iba pa, maaari po kayong mag-comment. Mag-comment po tayo sa ating comment box dyan. At ating sasagutin dito sa live na ginagawa po natin na Q&A in SSS Pag-ibig Pilha, VIR, and etc. Yung mga kaya natin sagutin, ha? Okay, so regarding dito, kay Emmanuel Ganson. Ito ba yung unang katanungan na nakita po natin sa ating comment box or something na pending na katanungan? Ito po, sabi po ni Emmanuel Ganson. Okay, so good day. Good day po, Boss Pao. Okay, hindi po ako boss. Tawagin mo na lang po ako, Pao. Pwede po bang... Okay, be-verify lang pala to. So meron po tayong sariling video o live stream regarding sa pagpapaverify ng ating tax identification number. So abangan nyo na lang po yun. Or else, nag-post po tayo diyan. It's either Saturday or Sunday po ang gagawin natin pagbe-verify. Okay? Next, ang katanungan is regarding sa BIR. So, how to process or get your tax identification number. So, ang katanungan niya is regarding sa requirements. Original po ba ang birth certificate? And need or photocopy? So, ang requirements naman po dito, kailangan po ipakita ang original copy, then photocopy nyo lang po. Kasi ang kukunin lang naman is photocopy, hindi po yung birth certificate, ay original. Baka kasi, kung wala kayong photocopy, no choice kayo. Bibigyan niyo po yan kung nagmamadali kayo. Kung hindi, sayang po siya yan. Medyo mahal po yung pagpuproduce ng NS or something na yung bagong, excuse me, bago po ngayon. Okay? Next is, hiring is okay. So regarding sa live stream, yung de-verify po. Okay, pwede din po ba? Next, si Jonathan Hunyo, pwede ba TIN ID rin gamitin ko? Di kasi RDO ko eh. Hindi ko maintindihan. Okay, so sige, i-anoy na natin. Baka ma-justify natin. Kung pwede daw ba ang TIN ID ang gamitin niya? Kasi hindi daw. Hindi ko kasi makita or sa RDO ko. Okay, so maybe ang katanungan niya, hindi niya makita yung RDO niya. So ganito lang naman gagamitin, basta pag valid and verify na po yung tax identification ninyo, Mr. Jonathan Gunyo, okay na po yan, pwede na pong gamitin sa mga requirements. Kung gusto nyo pong malaman yung regional district office ninyo, kailangan nyo pong magtiyaga dito or else pupunta po kayo sa mismong office para magpa-verify or something, tanungin yung inyong regional district office, okay? Okay, ibang topic naman tayo na tungkol sa pag-ibig. Hindi ito yung pag-ibig sa puso, kundi yung pag-ibig na agency. Okay, idol, gusto rin talagang kumuha ng bahay sa pag-ibig. Pero saan ako makakahanap ng bahay? Kasi parang ako ata yung maghanap ng bahay tapos i-apply sa pag-ibig. Wala pa po ba doon mismo sa pag-ibig ang mismong pinagmulan o pagmumulan ng kukunin kong bahay? Saka pwedeng
sa kape di bang tirahan na agad? Salamat po sa sagot. Okay, Don Diego. Regarding naman po sa katanungan ninyo, meron pong sariling ino-offer ang mga pag-ibig. Yung pag-ibig pala. Ito po yung sa yung mga sinuko or something na hindi na po natapos, hulugan sa pag-ibig. Ito yung mga narimata. So makikita nyo naman po ito, I think, teka lang. Hanapin natin ha sa Facebook. Hanapin sa Facebook ha, wait lang. Hanapin ko muna. Saglit lang ha. Ano bang pangalan ng pag-ibig na yan? Pag-ibig housing loan. Ayan. Okay. Meron po, i-type nyo lang po yung pag-ibig housing loan. May makikita na po kayo, masasearch nyo po mismo yun. Or else, gagawa po ako ng ibang video na ito para separate po tayo doon. Pero i-search nyo muna yung pag-ibig. Okay? Next. Paula L. Bago lang ako. Okay. Kung sa mga hindi subscriber pa ng ating channel, mag-subscribe na po ha. Sa lahat ng mga magpapa-verify, may separate video po tayo dyan. Ipopost po natin kung it's either Saturday or Sunday. Christian Caritos, Lord, anong klase pong application form ang ida-download? Ang dami kasing klaseng ng form. Okay. Regarding po sa pagbe-verify po ba ito? Hindi, yung pagbe-verify po is BIR Form 1904 para at least malaman nyo po yung details inyo kung tama or hindi. Or pwede nyo rin gamitin ito sa pag-a-apply ng mga government IDs or something na sa regarding sa government po. Si Miss Elaine Kim, okay, so pagbe-verify, may way po ba tayo para ma-check yung contribution natin? Not okay, natuto na kasi ako sa pag-ibig. Found out na hindi merge ang contribution ko from former employer to the recent one. So need kumuha ng kung ano-anong dokumento para ma-merge sila. Gusto ko malang malaman if pwede natin makita ang contribution natin sa isang application portal like GSIS and PILA. I don't know kung ano yung gusto mong may tanong dito, kung BIR ba, okay, at pag-ibig. Pero sasagutin natin yan. Sa team, wala po tayong portal regarding dyan sa contribution or something na payment natin. Pero ang pagkakaalam ko, pag once na binayaran natin yan, mapupunta mismo po sa banko ng government natin yan. At yun ang gagamitin parang panggastos sa mga project, pasahod sa mga government employee at iba pa. Regarding naman sa pag-ibig, totoo po yan na hindi po sila centralized. Kailan kapag once lumipat kasi ibang company at ibang syudad at ibang branches, kailangan mo pong ipa-merge lahat dyan. Meron naman simpleng step lang yung gagawin ng pag-ibig para hindi ka na pumunta mismo ng branches at ibang branches ng pag-ibig. Kundi may pipila pa kalang documents doon. Okay? Next is, sino ang next? Okay, so simple bookkeeping columnar. Okay, so regarding sa accounting, ask ko lang po, paano ang sales journal entry ng construction business? Yung po ba ang mismong net of withholding amount, tax amount, ang ilalagay sa subsidiary ledger or yung mismo sa billing invoice? Nalilito po kasi ako kung ano ang susulat sa subsidiary sales journal. If yung collected amount na nasa OR na binawasan ng creditable withholding tax or CWT, or yung billing invoice amount. Okay, sir. Sir, Robert,
wag po kayo malito dyan kasi simple lang po yan. Kapag billing invoice, sa sales journal nyo po isusulat. Kapag official receipts or cash receipts or collection receipts, sa mismong cash receipts journal nyo isusulat yan. Okay? Ganun lang po kasimple yun. Hayaan nyo po, gagawa po tayo na simpleng okay, category or something paano po sumulat. Hindi, actually, pinakita po natin yan dyan eh. Ano po yung isusulat sa sales journal at yung cash receipts journal. Okay? Pero pwede rin naman natin i-live yan. Okay? Okay, Miss Arlene Mendoza. Okay, separate natin yung online team. Ask ko lang. Okay, next is how... Ito yung English natin. So maraming nagko-comment regarding dito na dapat mag-Tagalog na lang tayo. So sorry po sa mga medyo nawi-weirduhan sa English ko. Nag-try lang po tayo mag-English doon. Okay, pero hayaan nyo, mag-live stream po tayo regarding sa disability benefit na to. Okay, ask ko lang po, approve na yung disability kung may lump sum na po. Makaka-receive po pa po ba ako ng monthly partial permanent disability na approve na po ng SSS things. Okay. Kapag binigay lump sum na po yan. Wala na pong monthly na ibibigay po. Baka kasi hindi kayo umabot sa mismong requirements ng monthly partial disability po. Ganun lang po, simple yan. Magandang gabi din po, Miss Diana, Gianna. Colleen Asola. Okay, so verify ng teen, so separate. Okay, paano unemployed po ako? Okay, sa pagbe-verify naman ng TIN. Kung unemployed daw siya, paano po yon? Apply SSS. 1904 requirements po. Ano pong process nun? Okay. Kung unemployed ka regarding sa pag-a-apply ng SSS, malamang volunteer. Kailangan mo maghulog dito as volunteer ka. Okay? 1904 requirements po yan. Kuha kayo sa BIR. Okay, regarding naman sa death benefit, SSS, tanong ko lang po, paano po kapag yung primary beneficiary po yung namatay, may makukuha pa rin po ba? Tanong ko lang po na paano ko kapag yung primary. Okay, kapag primary beneficiary ang namatay, yung susunod, ang primary example, asawa, tapos namatay yung asawa, yung anak po ang susunod. Kapag once na wala po yung anak, yung parents naman po, yun po ang magiging doon, step by step noon. So, pero hindi naman dapat mamatay lang. Sir, yung anak ko po, okay, disability. Anak ko, blind at nag-seizure pa siya. May tutulong ba yung SSS sa amin? Matagal na ako naguhulog sa SSS, pero kapag peso, wala akong nakukuha, never akong naka-loan. Kung i-regarding po sa anak ninyo, wala po tayong magagawa dyan kasi batas ng SSS, mismo member lang po ang tutulungan. It's either tayo ay mawala sa mundong ito, doon po sila magkakaroon ng benefit sa or makakakuha sa SSS kapag beneficiary sila. Okay? Next is how to identify TIN. Okay, sa 1904 form, required ba talaga i-fill up yung field sales number? Kahit nakalagay if applicable, meron naman akong NSO certificate. No, regarding sa field sales number o Philippine system number, huwag nyo na po ilagay yan. Yung mismong BIR na po yan. Pag sinabi niya ilagay at itanong nyo lang kung ano po yung kailangan ilagay doon, doon nyo lang po siya ilalagay. Okay? Okay, sa team number to. Okay, new subscriber, salamat po sa pag-subscribe. May naligaw kaya? Okay. Tingnan natin baka ito. Okay. Kailan po susunod na stream? Papaverify po sana ako. Sa Saturday o Sunday po.
Okay, bukod na sagot na po natin lahat ng katanungan nila. Atin po putulin na po itong question and answer. At next week na po ulit, ready na lang po kayo. Okay, ito. Sir, pwede pa ba akong okay, verify. Regarding po dito, kapag pangalan at gusto niya lang po ma-verify yung o ma-recover yung tax identification number, pumunta na po kayo mismo ng BIR para makuha po yung mismo PIN number ninyo. Or else, kung ayaw nyo pumunta, yung mobile verifier, mobile team verifier po, i-download nyo po sa Play Store. Okay. Hanggang dito na lang po. Okay, may mga katanungan pala. Okay. Sorry ha. Ngayon pa lang to. Good vibes pa tayo. Maraming salamat. Ryan Nagrampa. Welcome po. Welcome. Okay, si Paula L. Hi, sir. Sir, saan po ako nakakuha ng PIN verification slip? Sa mismong BIR po office po ito kukunin yung verification slip, ha? Hindi sa online, pwede kayong mag-verify using the mobile team verifier or verification na download po to sa Play Store. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. lamang po ang pag-verify po dito. So, yun lang. So, antay lang po tayo ng ibang video po o live stream yung team verification natin. Okay? So, hanggang doon na lang. Wala na po mismong magpa-tatanong. Dahil wala na rin pong audience. So, itong live stream is live stream natin sa question and answer is the purpose, masagot po natin ng live yung mga katanungan doon sa ating comment box para at least isang video na lang po ang gagawin natin. Okay? So, hanggang doon na lang. I'm your host, Paolo Garces, saying good night. So, meron pa po tayong ibang video regarding naman sa pag-o-open o pagre-register ng business. Mga siguro 15 minutes after 15 minutes. Okay, bye. See you.